Ay, mali. Takot ako. Yan po yung ating topic sa araw na to. So, sa mga kaibigan natin na nanonuri, nanonood sa Facebook ngayon, ay marami hong salamat. Ha, kung meron ho kayong comment o yung sa mga china-challenge po yung mga ganitong pag-aaral, ay pwede po kayong mag-comment sa aking Facebook, a Taxpayer, or sa aking YouTube, Tax Specialista. At ang aking contact details ay ito po. Magandang panahon sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Katulad ng sinasabi ko, lagi ko pong ipinapangarap at ipinapanalangin na naway ang kapayapaan at kasaganaan, kaligayahan ay mapa sa inyo. Ayan. Peace and happiness be with you for life. Napakaganda ho ng topic natin sa araw na to. At nagpapasalamat po tayo kay ka-taxpayer Maureen Brasa. Siya po ang nagbigay nitong pag-aaralan natin sa araw na ito. Tungkol ho ito sa false invoices or false receipts. Fake invoices or false fake official receipts. Napakadami ho nitong nagkalat at hindi na ho ito bago. Naalala nyo ho ba yung kaso ng PIDAF? Ayan, ha? Yung mga tungkol sa congressman tsaka sa mga senador na nagkaroon ho ng problem. May mga nahuli pa nga ho dyan at kinasuhan ng tax evasion. Yung pinakita ho mga resibo nitong involved ho sa PIDAF ay mga fake or false invoices and official receipt. Ayan. So wala namang proyekto pero may resibo. Ito yung pag-uusapan natin. Napakadaming taxpayer ho ako nababalitaan. At napakadami hong accountants, bookkeepers, may mga lawyers pang mga hong nangungumisyon. Ha? At karamihan ho ay nakabases yan sa may divisoria. Oy, mga taga-divisoria, magandang araw po sa inyong lahat. Patnubayan kayo ng poong may kapal. Itigil na po ninyo yung, lalo na yung mga nagpuproduso ng illegal na resibo. Tigil niyo ho kasi ang ating topic ngayon ay tungkol ho sa illegal receipt. So, hindi ko kinakampihan yung mga gumagawa ho ng illegal. Ang sinasabi ko lang ho dito, kung kayo ho ay biktima ng mga ganitong illegal na transaksyon, ay ayusin po ninyo yung pakikipag-usap nyo sa BIR kasi ho isa pa hong illegal dyan sa loob ng BIR. Minsan kasama ho yung mga nasa BIR na nagpapalaganap ng fake receipt at fake invoices. So, ito ho yung mangyayari sa inyo. Ayan. Yan ho. Ito ay mangyayari sa inyo kung hindi ho kayo mag-iingat. So, recently, isang taxpayer ang nakatanggap ng ganitong letter. Ayan. So, itong letter ho ito ay nagsasabi. Ayan. Oh, mapapansin niyo ho diyan. Binura ko ho yung pangalan kasi yung letter na either naka-address ho yan sa presidente ng isang korporasyon o mismo sa may-ari. Ayan. So, ayaw nating mangyari to sa inyo. Ang recently lang ho ito, kung makikita ho ninyo, ha? Ayan, no? October lang, 2021, yung pong date nito. Now, so, alamin natin saan ito galing. Yun muna, bago kayo matakot, alam natin sa alam naman natin eh, makikita nyo lang ito, alam na natin kung saan galing yan eh. Pero anong specific na opisina? Iyon, Regional Investigation Division. Yan ho yung specific. So, pag nakatanggap po kayo ng letter sa Regional Investigation Division, papunta ho kayo ng tax evasion. Ulitin ko. Kasi ang function ho nitong Regional Investigation Division ay mag-file ho ng tax evasion case. Ayan. So, synonymous ho yung Regional Investigation Division sa tax evasion. So, nakakatakot ho yun kapag may ganyan ho kayong klase ng transaksyon. Okay? So, ano ho ang dapat ninyong tandaan? Unang-una ho, do not panic.
Do not panic. Basahin ho ninyo yung letter. Okay? Pinaalala ko ho sana na maging miyembro kayo ng aking komunidad. Meron na po akong level 1, level 2, and level 3 community. Kung gusto ho ninyong ipagpatuloy ho natin to, matanggap po tayo ng donation. At yung kabuuan ho nito, yung solusyon, i-discuss ko ho kung kayo ay aking mga sponsors or donors. Ang di-discuss ko lang po dito, yung basic. Okay? So, tax evasion ho yan. Number two, may specific na tao na tinutukoy. Ito yon. Okay, kadalasan nga, yun yung presidente. Kawawa naman yung presidente. Kung hindi talaga siya involved, siya yung ikukulong. Kawawa naman yung may-ari. Kung hindi siya involved, siya yung ikukulong. Siya kasi yung pinapupunta doon sa discussion. Kung mapapansin ho ninyo dito, ang opisina na nagre-require ay yun pong Quezon City. Nakita niyo yan, Quezon City. Pero yung may-ari ho ay nasa Las Piñas. Okay? So, ang tanong eh, may jurisdiction ba yung Quezon City sa Las Piñas? Yun ho yung dapat nating intindihin para hindi ho tayo magkakamali. At medyo, ako po ay medyo, mukhang hindi tumatama itong aking tawag nito. Aking iPad sa aking iPencil. Hindi ho lumalabas yung dino-drawing ko. Okay, ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Okay. Ayan, okay naman dito. Pero pagdating dito sa ating hindi ho siya nagbibigay ng tamang gawain. So, check lang natin. Baka hindi naman sila... Bigyan nyo ako ng ilang minuto lang. I-check ko lang itong... Baka hindi ho sila nagtutugma eh. Ayan. Teka lang mga ka-taxpayer kong mahal. Bigyan nyo lang ako ng ilang segundo para maayos ko ito. Okay naman sila. Sila na may pwedeng mag-partner. So balik ho tayo sa pag-uusap ho natin mga ka-taxpayer kong mahal. Mukhang hindi na ho siya nagpa-function. Ayan. Ito ang problem pag masyadong ayan, nawala na. Okay, balik ho tayo sa nawalang programa. Oy, ano ba nangyayari sa iyo? Pati yun. Okay. So, pag-aralan ho natin, ayan, ano ba nangyayari? Okay, ayaw nyo bang i-discuss to? Ha? Ayaw mong i-discuss? Bakit ka ganyan? Bakit ka di na Bonnie B? Okay. Mm-hmm. Ano ba nangyayari sa aking computer? Bakit ayaw mong magtrabaho? Bayad ka na naman. Okay. Pag-aaralan ho natin yung content. Okay. So, ito ho ay binabasa ko lang. Sabi dito, okay, this refers to your purchases made from major elements commodities incorporated with registered address at number 80 Congressional Avenue, etc., etc., in a total amount of 3 million, etc., for the taxable year 2016. So, in-establish ho nung pumirma dito. Ete, sino nga ba pumirma rito? Tingnan muna natin. Ayan. So, may chip. Ito ah, yung chip ng Regional Investigation Division at pinako-contact niya. Ito yung contact person. Wag ho kayo matatakot. Ha? Natural lang ho sa mga BIR yung maging attorney. Pero not necessarily yung mga attorney. Of course, hindi ko naman pinatutungkol lang yung pirma rito. Hindi siya po yung sinasabi ko dito. Ay minsan ho, minsan, yung mga attorney sa BIR ay may kaulangan din
o kailangan i-improve yung kanilang knowledge pagdating sa taxation. Hindi ho lahat ng lawyers ay may husay sa taxation. At tapat po sa kanilang lawyer's oath. Ha? Karamihan ho ay unfaithful. So, hindi ko sinasabi na yung mga taong na nandito pangalan ay unfaithful. Sinasabi ko yung naging experience natin sa iba. Okay? So, i-discuss ho natin maigi ang laman nito. So, ina-accuse o ini-establish, hindi naman ina-accuse, ini-establish na ikaw ay may 3 million purchases doon sa major element. 3 million. So, ngayon, gusto nila, okay, sabi dito, yung sa purchases mo tungkol dito. So, very important itong pangalawang paragraph. Please be informed that upon preliminary investigation conducted by this office, found out that the above named supplier is a fly-by-night taxpayer who has been utilizing its BIR registration and registered safe invoice and official receipt for unscrupulous and fraudulent transaction. Okay. So, hindi daw makita fly-by-night eh. Okay. So, meron daw, itong commodity ito, ay nag-i-issue ng unscrupulous and fraudulent transaction. Pag sinabi ko kasing unscrupulous and fraudulent transaction, ay labago yan sa batas. At ang tawag mo dyan ay misrepresentation. O unfair business practices, minsan sinasabi. At dyan po ay may kaukulang kaso. Pwede ko kayong kasuhan ng tax evasion because nandaya. So, ipinapalagay, hindi pa naman, ipinapalagay na kayo yung partner nung mandaraya. Pag kayo nakatanggap ng ganitong letter, ipinagpapalagay, lalo na naka-address ho yan sa inyo, ipinagpapalagay na kayo yung partner nung manloloko, yung mang gagancho. Hindi ko sinasabi, si major element commodities ay manloloko o mang gagancho. Wala akong sinasabing ganun, nagbinabasa ko lang to. So, ina-analyze ko lang. Okay? So, sorry po, major elements commodity, wala ho akong personal knowledge. This is just an opinion, a analysis of what is happening. Okay? Now, sabi ho dito, so may unscrupulous and fraudulent transactions. Gusto ko lang ibigyan ng pansin, yung sinasabi ho dito ay plural transactions. So, ibig sabihin, itong 3 million na to ay repeatedly na ginagawa. Repeatedly. Alam ho ninyo, ang parusa ho dito ay tax evasion. So, kung 10 o 20 beses kayong may resibo na fraudulent, may 20 tax evasion case kayo. Ayan. O, di, ang dami nun. Ang dami ninyong babayaran. Kung kayo'y makakasuhan, marami kayong babayarang tawag nito. Ang babayaran. Yun, kung magbe-bail kayo, marami kayong bail na babayaran dito. So, ngayon, ano yung gustong mangyari nitong mga BIR officials na taga Quezon City? Basahin natin. As one of the identified clients, customer of major element commodities, etc., may we invite you or your authorized representative to come to our office at etc., etc., within 15 days from receipt of this notice to explain your side why you should not be assessed for any tax deficiency considering the express provision of 14-2007 which provide any taxpayer found to be utilizing such invoice receipts from this illegitimate registrants for the purpose of claiming input tax or deduction from taxable income shall be dealt with accordingly. Please give this matter your preferential attention. Dapat lang, ito inire-recommend ako na gawin ho ninyo. Okay? Kailangan talaga ng preferential attention para ho dito. So, ikaw, accountant o CPA ka na consultant nito, I suggest mga taxpayer kumahal na magbigay kayo ng
immediate attention sa ganito. Bakit? Katulad doon na sinabi ko kanina, eh pwede ho kayong kasuhan ng tax evasion. Pero, bago ho kayo pumunta, kasi pinapupunta kayo eh. Sino pinapupunta? May we invite you or your authorized representative to come to our office. Ano gagawin mo raw sa opisina nila? To explain your side why you should not be assessed for any deficiency tax considering the express provision. So, ito namang express provision, wala namang kwenta to. Okay? Walang kwenta yung express provision na yan. Nagloloko lang ho itong aking... kailangan ko pa itong pukpukin to. Nasira kasi ito eh. So, kung gusto ho ninyo mag... tumatanggap po ako ng donation, kailangan ko bumili ng bagong pen. Mukhang sira na itong pen na ito. Nainis ako. At bagong iPad. Mukhang sira na rin itong iPad ko. At hindi ako makapag-produce ng real-time lecture. So, kung meron kayong sobra lang naman, kung wala naman, okay lang. Ha? Okay lang. Your generosity will be appreciated so much. So, ang tanong dito eh, may we, okay? So, pupunta ka ba? Yun muna, okay? Kasalanan mo ba? Yan. Kung kasalanan mo, mag-ingat ka. Kung yaan, meron kang prior knowledge na ikaw ay bumili ng fake official receipt, falsified na sales invoice or invoices sa isang registered or illegitimate registrant. Meron mo kasing dapat kayong isipin dito. Pag pumunta kayo doon, tanongin nyo muna sarili mo, bakit ako pupunta? Ano gagawin ko doon? Explain ko yung side ko? Ano explain ko? Sasabihin ko ba na? Nandaya ako eh. Bumili ako sa isang fake na illegitimate na registrant. Yung pag-i-issue ng re-resibo at saka yung illegitimate registrants, magkaiba ho yun. Magkaiba. Magkaiba yun. Actually, registered siya. Bakit? Kasi inamin na ng BIR, registered siya eh. So, paano siya nag-imply by night kung registered siya? In the first place, bago ka ma-register, sabi ng BIR, bigay ka ng proper documentation. Eh, nagbigay naman siguro itong si major element ng proper documentation. Paano naging illegitimate registrant yun? Yun ang first question. Diba? Bakit mo niregistro? Ba't hindi ka nag-ocular inspection? Diba? Number two, baka naman meron talagang totoong bentahan. Diba? Bakit ako mag-e-explain? Diba? Bakit ako mag-e-explain? Yun. So, yung mga susunod kong video, paano ito sinasagot? At ano yung tamang action na dapat ho ninyong gawin bago kayo pumunta? O, pupunta ba kayo? Yun yung mga question eh. So, kailangan yung intindihin itong mga bagay na to kasi at the end of the day, ang pinag-uusapan ho nito ninyo dito ay tatlong bagay. Liberty, makukulong kayo pag maling ginawa nyo. Number two, livelihood, pwede kayong ipasara. And life, yung buhay ho ninyo masisira. Okay? Liberty, life, and livelihood, kailangan ho natin i-discuss ho yan. At willing ho akong i-discuss yung susunod ho. Part 2, itong pinag-uusapan natin, through my YouTube channel na may layering na ho tayo, level 1, level 2. So with that mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you. See you later. Mga ka-taxpayer kung mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon,
o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong unang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan nitong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin
para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.